Hello po sa ating lahat dyan mga kamamis. Welcome back again dito sa ating YouTube channel. At narito naman po si Bensipril. At gusto ko namang i-share sa inyo kung nagawa nyo na ito sa loob ng inyong tahanan. At pero kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, ay huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang ating subscribe button sa baba ng ating video upang lahat ng ating video sa ating channel ay inyo na rin po itong mapanood. So mga mamis, dito sa ating i-share ngayon ay subukan nyo ito sa inyong loob ng tahanan at doon po rin sa ating yung lugar na palaging sinisikatan ng araw sa umaga. So ito po ay panatilihin nyo doon dahil pinapaniwalaan na kapag kaginawa natin ang mga bagay na ito sa ating tahanan, ito po ay isa rin po itong nag-a-attract ng abundance. At ito rin po ay nag-a-attract ng mas marami pang swerte sa ating buhay. At ito po ay maganda rin po ito na panatilihin natin sa ating mga altar dahil ang paggawa natin ng mga bagay na ito, ito po ay ating pag-alay sa ating Panginoon. Dahil ang mga bagay na ito, mga mamis, ito po ay pinapaniwalaan na kapag tayo po ay maglagay nito sa ating mga altar, ito po ay tutulong sa atin para tayo po ay magkaroon ng peaceful na pamumuhay. At isa rin po doon ang isa pang mga ginagawa sa ating mga ginagawa, yan din po ay malakas din po ito na panghatak ng swerte sa buhay. Ang mahalaga po ay panatilihin natin siyang puno. At pag nakita natin na kalahati na lang ito sa ating mga glasses ay palitan na natin kaagad at linisin natin yan. At kapag ka sa altar natin ilagay ito ay yung tubig na inumin. Yung halimbawa mga mineral water mga mamis ay yan po ang ating ilagay sa ating mga altar. Pero kung maglagay tayo nito sa lugar na palaging nasisikatan ng araw ay pwede natin gamitin ang ating tubig gripo. So ang mga bagay na ito mga mamis ay pinapaniwalaan na maswerte din ito sa loob ng ating tahanan at sa ating buhay. Bilang mga pangpaswerte, ito po ay magbibigay sa atin ng mga positibong kaisipan at tutulong sa atin para tayo po ay umunlad sa buhay. Kaya subukan natin ang mga bagay na ito, pero hindi lamang ito ang ating gagamitin mga mamis. Siyempre marami na rin po tayong mga naisir dyan na pwede ninyong gawin sa loob ng ating tahanan para lahat ng ating mga kabigatan sa buhay ay matatanggal sa pamamagitan ng ating mga ginagawa sa loob ng ating tahanan. At siyempre mga mamis, hindi lamang din po yan ang ating kailangan. Siyempre, ang ating kalooban ay i-ready din po natin kapag tayo po ay gumawa ng mga pangpaswerte. So, para ma-focus natin ang ating puso't isip sa ating mga ginagawa at magkaroon ng solusyon ang lahat ng ating mga problema ay ang aking mai-advise sa inyo mga mamis kung saan ay meron kayong mga pinagdadaanan sa buhay ay kumuha kayo ng isang kandila at magsindi kayo mga mamis. Manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Pangalawa dyan ang ating mga paggawa na ng ating mga pangpaswerte. Unahin muna natin ang ating panalangin pagkatapos ang ating paggawa ng mga pangpaswerte. At siyempre mga mamis, ang ating sipag at tiyaga, yan po ay number one sa ating buhay. Dahil kung tayo po ay nangarap ng magiging maganda ang buhay, siyempre kailangan natin ang pera. So ang pera mga mamis, hindi naman ibig sabihin na nagmumukha tayong pera. Dahil ang pera mga mamis ay importante din po yan sa ating buhay dahil hindi naman tayo makakagalaw kung wala tayong hawak na pera. Kung kaya, siyempre nakafocus din po tayo sa ating mga hanap buhay at ang ating paggawa din po ng pangpaswerte, isa rin po yan na tumulong sa atin para makamit natin ang mga minimiti natin sa buhay. So ang ating binabanggit dyan mga mamis ay kung ano ang inyong nakita doon sa ating
unahan ang ating video, yan po ang aking gustong iparating sa inyo, ang isang tubig na basong baso mga mamis ay ilagay natin yan sa ating mga bintana or kung saan nandoon ang ating mga nakikita siya sa pagsikat ng araw sa umaga. Ganon din po sa ating mga altar ay maglagay din po tayo. Kung halimbawa mayroon kayong mga altar, mga mamis, maglagay po kayo ng isang basong tubig at bantayan nyo ang ating tubig. Kung magdumi ay palitan nyo kaagad. Pero kung meron kayong pangtakip ay takpan nyo na lang ang ating mga glass na yan, mga mamis, at panatilihin nyo yan na puno. At kung halimbawa nakita nyo na medyo kunti na lang, ay ibuhos nyo na yung tubig, palitan nyo, linisin nyo ang ating mga glass. Pagkatapos ay lagyan ninyo ulit yan ng tubig. So sa ating mga tubig na yan, mga mamis, yan nga po ay pinapaniwalaan na kapag ka maglagay tayo niyan sa ating mga bintana kung saan doon palagi sumisikat ang araw or sa ating mga pintuan, halimbawa ang inyong mga bahay, mga mamis, ay yung pintuan ninyo ay palaging sinisikatan ng araw, ay pwede ninyo rin pong lagyan ng isang basong tubig. So kayo na po ang bahala kung ano ang inyong paglagyan sa inyong mga glass. Halimbawa, kung meron kayong mga center table, ay ilagay nyo yan sa inyong mga lugar na dapat paglagyan ng ating mga tubig. Dahil yan nga po, mga mamis, ay dyan, yan lamang po ang pinapaniwalaan din po na isa rin pong humahatak ng swerte sa ating buhay. Sa bawat pagkakataon natin, mga mamis, kung tayo po ay makagawa ng mga pampaswerte sa pamamagitan ng ating mga tubig, ay gawin natin ito, mga mamis. Ito po ay napaka bilis lang natin gawin at hindi na natin kailangan na bumili pa ng kung ano pang mga pampaswerte. Ang ating puhunan dyan ay ang ating paniniwala at i-visualize natin na tayo po ay marami ng swerte ang dumating sa buhay. Pero siyempre, mga mamis, bago nyo ilagay ang ating baso doon sa harap ng ating pagsikat ng araw sa umaga, ay humarap kayo niyan na hawak-hawak nyo ang baso at pagkatapos ay iwis nyo na ang lahat ng inyong mga kahilingan sa buhay. Nang walang humpay na kasaganaan ang papasok sa inyong buhay, sa inyong tahanan, kayo pong lahat ay magiging masaya at magiging abundance ang inyong life. Yan po ang ating ibulong sa ating baso, mga mamis. Kasi minsan, mga mamis, at kapag tayo po ay maglagay lang kaagad ng mga baso doon, mga mamis, na may tubig, ay hindi rin po natin nabubulungan. Siyempre, mga mamis, kailangan din po nating ibulong ang lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Pagkatapos niyan ay pwede rin po tayong kumuha ng isang basong tubig at ibulong natin ang lahat ng ating mga paghihirap sa buhay na tanggalin sa pamamagitan ng tubig na ito. At pagkatapos ay ibuhos nyo yan doon, mga mamis, sa harap ng bagong sikat ng araw. At ibulong nyo dyan sa ating baso na tanggalin muna ang lahat ng aking paghihirap sa buhay. Isama muna ang mga kamalasang ito sa aking pagbuhos ng tubig na ito. O kaya naman ay ibulong nyo sa inyong baso na yung may tubig, mga mamis, ibulong nyo dyan na ang lahat ng aking pinapangarap sa buhay ay isama muna sa iyong pagsikat at isama muna sa iyong liwanag para ang aking buhay ay magiging maayos at magiging magaan at magiging maayos na ang aking buhay kasama ng aking mga anak. Yun lamang po ang ating gagawin sa ating mga glasses, mga mamis, na may tubig. Pwede nating ibuhos yan muna, pagkatapos ay kumuha kayo ng tubig ulit, punuin nyo ang inyong mga baso, pagkatapos yun na po ang inyong ipwisto doon sa palaging sinisikatan ng araw. Yan lang, mga mamis,
Tiyak ako mga mamis na unti-unting matatanggal ang inyong mga hirap sa buhay at unti-unti kayong makaahon sa kahirapan sa buhay. Subukan nyo ang mga bagay na ito nang walang pag-alinlangan, pero katulad ng sinasabi ko mga mamis, unahin natin ang ating panalangin, pangalawa ang ating paggawa ng mga pampaswerte, at ganun din po, samahan natin ito ng sipag at tiyaga para tayo po ay umunlad sa buhay. So maraming salamat sa inyong lahat dyan mga mamis. Hangad ko pong tayo pong lahat ay magtagumpay sa buhay. Magiging maayos ang buhay, magiging magaan at masagana at magiging masaya ang ating buhay. So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, God bless, and thank you for watching.